So ayun, no, AKGX, no? Kamusta kayong lahat at kapanapanabik to, mga Lodi, no? So check muna natin yung mismo na natin. Medyo piniyok pa tayo doon, ha? So tingnan natin to, no? Itong 58, kung titingnan natin, no? Pwede niyang kunin, no? Itong area na to. So ito yung resistance natin ngayon. Kung titingnan natin, rejected si 58. Ito yung isa sa sinasabi natin na kung titingnan nyo si 55, okay, rejected siya dito, di ba? And then, dito, na-break siya sa area na to. Tapos, nag-end yung candle niya above 55. So, yun yung isa sa key para pumasok ka ng 55. So, ayun, dumiretso pataas. And then, umangat ulit siya hanggang dito. Kaya lang, rejected na siya pagdating sa 58. So, ganun talaga. Once na nagkaroon ng rejected, may possible na mag-retest. Diba? Tapos ngayon, susubukan niya ulit kunin ng 58. Ang dami nga lang talagang totally na nakikita natin sa YouTube ngayon, sa Twitter, na kung saan. Mga malalaking ano to, ha, malalaking tao tong mga to, no, biglang magsasabi na mag-all-time high this year ang Bitcoin, mga Lodi, no. So kung titingnan natin ngayong September, bumaba ng 7% ang BTC, no, katulad siya noon nangyari ng 2016 and 2020. Kung titingnan natin yung mismong September noon is regla, di ba? And then yung ngayon, yung October, yun yung hinihintay nila, sabi nila ito yung breakout, ito yung start ng lipad, no. So, tingnan natin lahat yun, mga Lodi, ha? Sa mga wala pang Bitget, mga Lodi, no? So, sa mga gusto sumali sa competition, so, nandiyo dyan lang yung link natin sa description. Solid na solid dyan, mga Lodi, ha? Tapos, sabay, aralin nyo rin kung paano mag-trade. So, so far, kung mapapansin nyo, sa 58, bumagsak. Sa 58 din, kinuha niya ulit. Tingnan nyo, kumbaga, binabalikan niya kung saan nagsimula yung drop. O, oh, diba? Tapos, ngayon, nagkaroon ng rejected, pero possible, pwede niyang i-break to. Okay? Tapos, ang support naman natin is 55. Okay? So, next, ito, Bitcoin all-time high this year, no? MM Crypto yan, mga Lodi, napakalaking yan yan, no? Napakalaking influencer yan. Ito, si Rec Capital. Kung titingnan natin, ito yun, no? September 2024, negative 73% tayo. Noong 2020, negative 7.51. So, ito yung halving. Ito yung halving, okay? Yan yung mga halving, yung itim na yan. So, noong 2016, positive 6 naman tayo, dire-diretso siya 4 na buwan. So, ganun na nangyari noong 2023, dire-diretso 4 na buwan. So, after nung 4 na buwan na yan, nagkaroon ng negative 7, negative 7, negative 7 ulit. Yan ba yung solusyon? Ito ba yung magiging, ito ba yung susundin niya, yung positive na yan, yung positive na yan? Ito ba ang mangyayari sa October natin or October regla, di ba? So, tingnan natin lahat yan, mga Lodi, no? So, ako naniniwala ako, pagdating na October, baka possible mag-start, lumipad na yan. Okay? No, pag lumipad dyan, tingnan din natin yung mangyayari ng January hanggang April. So, parang ayan na mga bull, eto na talaga yung, I think ha, yan na yung isa, no, na magkakaroon ng panibagong all-time. Pero ang dami nagsasabi, all-time daw this year. Okay? So, isa rin sa, I think, bakit umangat yung value ng BTC, kasi, yan o, nagkaroon na siya ng license sa Indonesia, yung iba naman sa Asia nagkaroon na rin, 'di ba? Sa Pilipinas wala pa, pero unti-unti nagkaroon ng positive, no? Tapos kung mapapansin niyo, another sa Watchers Guru, ayan. So, medyo lamang si Donald Trump, no? Pag nanalo daw si Donald Trump, ito i-ready niyo, no? Sabing totoo to, no? Baka lumipad ang value ng Bitcoin, mga Lodi, no? Kung titingnan natin si Bitcoin is sa 56. I think itong 90 para sa akin, ha, possible. Okay? So yun lang yung news natin ngayon, mga Lodi, at kita-kits tayo. So sa mga nag-profit, congratulations, no? Ako naman nasa 22%, no? Tapos ngayon titingnan ko kung anong gagawin natin. Bumaba lang ng konti ito, susubok ulit ako mag-long. Susubok lang, ha, pero cut loss natin is 10% to 15%. Saludos sa lahat, KGX, magandang gabi sa inyo lahat.